Hey guys, so kung naalala nyo yung una kong vlog tungkol sa Hippo mat na medyo naiinis ako kasi nagkakaproblema ako dun sa bandang likod na hindi ko ma... Ito, kung naalala nyo. Naalala nyo ito. Baliktarin ko lang yung camera. So, ayan. Kung naalala nyo yung vlog ko tungkol sa Hippo mat, kino-complain ko yung dito sa part na to na kapag fino-forward tong second row seat, buwabangga dyan, hindi ko siya ma-open completely. So, yun na nga. Sabi ko, naiirita ako and dumating na nga sa point na nairita na nga ako at gusto ko ng palitan. So, merong ilan na nag-comment dun sa vlog ko na i-update ko daw sila kung anong magiging decision ko na pamalit. So, eto na nga po yung pamalit ko. Eto. Ayan. Kinuha ko sa Ace Hardware sa Otter. So, baklasin muna natin to and then pakita ko sa inyo. I-install ko yan. Ayan. Goodbye, Hippo mat. Goodbye. Okay, dyan muna kayo. Ayan guys, nandito ako sa Otter. Ano yung pangalan nito? Otter? Otter. Otter Auto Seat dito sa Ace Hardware Mega Mall. So, dahil sa inis ko dun sa Hippo Techmat, bumalik ako dito sa mesh. So, eto, ganitong material ang kinuha ko. Ito naman talaga ang ginagamit ko ever since sa mga dati kong cars. So, in order ko to for inabot ng mga 4-5 days bago nagawa. So ngayon, kukunin ko na lang. Check muna natin para sigurado. Tama ba? Gray and black to? Driver side to? O passenger? Driver. O bakit wala yung tapakan? Ha? Pwedeng nakakabit po kasi po kailangan nandun po kayo para po isi-set up po siya. Oh! Ito yung metal pad. Okay. Ah, ako na magkakabit? Yes po. Pwede nyo naman din pa-install kung gusto nyo naman. Ano ito? Bubutasin? Sa ilalim siya. Oh! Ako pa pala titira niyan. Oops. Okay niya? Kasi kailangan nandun po mismo yung driver. Ano, paano yung binubutas yan? Anong pangbutas ginagamit? Ito din po. Screwser. Yan na yan? Opo. Tutusok mo lang yun. Tatagos yan? Tatagos, sir. Paano? Screwser. Di ba yung screw? Anong kulay tingin mo dito? Sanje. Yan. Parang nag-gray na pink. Hindi ba beige? Ay, hindi po. Parang gray na. Gray? Oo. Oh, okay. Tama. Paningin ko lang. Tingin ko kasi parang beige. Okay. Oo. Gray? Gray? Okay. Matanda na ako. Oo. Pero maganda sana ang black eh. Kaya lang dumihin. Dumihin ang black sa namumuti kasi. Oo. Nakatry na ako. Pero pogi tingnan pag malinis. Durado ka ha. Ako na mag-i-install nito ha. Sige, okay na yan. Hi po. Ayan si Tina. Siya yung nag-asikaso sa akin dito sa Otter. Okay, so Otter Ace Hardware sa Mega Mall. Kung gusto nyo rin mag-order ng ganitong mating, siya hanapin nyo. Unbox muna natin to. Unbox. Unpack pala kasi hindi naman siya naka-box.
Okay, so ito na siya. So ito, meron siyang kasamang plate. Right? Ito yung ilalagay mo to sa driver side. Dito yung paa mo nakatapak. Okay? Okay, unahin natin tong driver side. So ang color pala nito, black-gray. Okay? May combination. Pwede kasing completely black lang siya. Na para sa akin, mas maganda sana. Super ganda kung black na black. Para ka-pair sana nitong headliner ko na black din. Kaya lang, ang problema mo naman sa black, dumihin. Isang tapak mo lang dyan, makikita mo agad ang footprint mo. Kaya, nirecommend sa akin ng author na doon si Tina, na mag black and gray na lang doon na combination. So, sinunod ko na lang din yung advice nila para hindi nga naman mahirap i-maintain yung linis. So, ayan. Ang ganda naman ng fitting. Maganda yung fitting, pero hindi mo na magagamit to. Hindi mo na to magagamit kasi wala tong butas. Hindi mo to pwedeng butasan kasi makapal to eh. Kahit pabutasan mo yan, hindi mo na yan maisushoot. But anyway, meron naman siyang mga paa. Ayan o. May mga grooves siya, may mga paa. Hindi siya dudulas. Okay? Okay, sunod naman natin yung sa front passenger. Sorry, malikot yung camera. Yung phone camera ko lang kasi gamit ko ngayon. Ayan. Okay naman. Okay, ito naman yung sa likod, sa second row. Okay. Tingnan natin, maganda ba ang fit? Sakto naman. Punta tayo sa likod, sa kabila. Okay, kabilang side. Ayos ah. Sakto lang, walang overlap dito. Dito, sakto, sakto, sakto. Now, tingnan natin yung sinasabi kong problema. Okay, so ito yung dati kong problema dun sa Hippo mat, buwabangga dito. Ito ngayon, buwabangga din. But, since malambot to, I think kayang-kaya siya itulak pagka kailangan mong buksan yung likod kung may sasakay sa likod. So, tingnan natin. So, ito kasi, kung may sasakay sa likod, bubuksan mo ng ganyan. Okay? And then, itutulak mo forward. Oops. Yun. Sorry ah. Ang hirap nitong phone camera. Hindi ko dala yung... Yun. O, diba? O, na-open ko. Sagad. O, itutulak ko ng dere-derecho. Okay, ulitin natin ha. Let's push the seat backward from back to the original position and then fold and then push forward. Ayan, sagad na sagad ang luwag ng daanan sa likod. And then ayan, dikit na dikit, naisasagad pa pala, dikit pa siya sa front row seat. So, ayan, walang problema, malambot, walang kumokontra, walang harang. Problem solved. Ayan, so yung isa ko pang problema, dati natatakpan to, ayan, ngayon na-appreciate ko na. Oh, yung ano tawag dito, step sill. So, ang linis, yung cut ng mating, ganyan lang, where it's supposed to be, wala siyang overlap dito, hindi natatakpan. So, ayan, oh, ngayon ko lang siya talagang na-appreciate na tuwing sasakay ako, nakikita ko yung emblem. Ganon din dito sa second row, walang overlap, walang fold na sumasabit sa pinto, malinis. Ngayon, ito naman yung sa tapakan to para sa sapato, sa may paa, para hindi masira agad yung mating. Ako pa mag-i-install nito. So medyo araling ko pa kung paano. Pwede ko naman 'to ipa-install doon sana sa kanila pero wala nang oras eh. Mukhang madali lang naman 'to. Ang purpose naman nitong plate na 'to para siyang footrest or heel rest. Diyan nakababad yung paa mo while driving. So kapag ganyan na automatic nakatapak ka
palipat-lipat ka lang naman between brake pedal and accelerator pedal. Pag tumagal kasi na nasusugat or napupunit yung mating. Ayan, naikabit ko na rin. Hindi biro ah, mahirap din. Medyo mahirap din. Kakapain mo. Madali lang butasan, pero syempre, you want it to be perfectly aligned. Ayaw mong may kulubot. So, I think I did a good job. Okay, pogi na. Pwede na ikabit. Yan. Okay, so I think masaya na ako dito. But of course, hindi naman lahat ng bagay, lahat na lang maganda. Meron pa rin sa bawat item, bawat product na napipili natin, palagi merong pros and cons. So ito, in terms of fitting, gusto ko siya, yun yung pro niya. Ano yung hindi masyado maganda sa kanya compared doon sa Hippo mat? I think ito, madali din naman itong linisin, pero mas madaling linisin yung Hippo mat. Okay? Feeling ko, yung Hippo mat kasi, konting what, ano mo lang yun ng tubig. Madaling matanggal yung dumi and then mabilis siya mag-dry. Ito, ang linis nito, medyo sanay na kasi ako dito sa mesh. Lahat naman ng previous cars ko, pagka nagpapalit ako ng mating, before, bago pa nang uso ang mga deep dish, panay mesh ang nilalagay ko. So ito, bubombahan mo lang to ng tubig, tapos magpa-flow na pababa. So sa car wash, ang ginagawa lang nila, washingan lang nila, pressurized water lang, tapos makikita mo, lalabas dito yung mga dumi na na-trap. Madali lang din, pero hindi kasing dali ng Hippo mat. Okay? Tsaka syempre, ang drying time nito, hindi kasing bilis ng sa Hippo mat. But, sa akin okay na yun. Madali lang naman gawin yan sa car wash. So, I don't see that a problem. Okay guys, so, kung type nyo rin yung ganitong mesh, marerecommend ko yung sa Otter dun sa Ace Hardware. Actually, dalawa ang vendor dun sa Ace Hardware. Otter tsaka Bionic yata. For the past, I think, 10-15 years, dun ako madalas bumili. Okay? Yung mga previous cars ko, yan kasi ang binibili ko. Okay? Pag sinabi kong previous cars, hindi ako magmamayabang na marami akong sasakyan before, ha? What I mean is, lahat kasi ng mga binibili kong sasakyan before, mga second hand, mga used. So, para mukha naman siyang bago tuwing binibili ko, nagpapalit ako ng mating. At madalas nga, ang mating na madalas na pinipili ko noon, yan, yung mga mesh type na yan. Until the recent years lang na nag-deep dish tayo kasi nga, yun yung parang uso ngayon. So, I guess hindi para sa lahat yung deep dish. So, balik ako ngayon sa mesh. Okay? So, kontakin nyo si Tina doon sa Ace Hardware Mega Mall. Madali siyang kausap. Okay? So, nakalimutan ko yung price. Nakuha ko to ng promo, 20% discount. Ilagay ko na lang ulit as usual. Ilagay ko yung resibo sa dulo nitong video. Alright? Thanks guys for watching. Drive safe. Bye! Eto na nga yung resibo. So, first and second row seats lang siya. Na-request natin yung black piping all around and then yung metal pad. Original price was 3,499 less 20%, 2,799.20 cents lang binayaran natin in total. Alright, thanks guys.